Dapat umanong magpursige ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa karapatan ng bansa sa Sabah. Ito ang panawagan ni Senador Robin Padilla sa pamahalaan na suportahan ang laban ng Sultanato ng Sulu para makuha ang bayad upa na $14.92 billion. Ayon sa bagitong senador, karapat dapat na tulungan ng buong kapangyarihan ng ating pamahalaan ang mga tagapagmana ng Sultanato ng Sulu katulad ng pagtulong nito sa kahit sinong mamamayan sa loob at labas ng bansa. Hayaan niyo po ako uling ibahagi ang pahayag ng ating pinakamamahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos noong 2013 bilang isang mambabatas. We have historical claim over Sabah, and that's a fact. The Sultan of Sulu and his people are Filipino citizens, and by virtue of that fact, they deserve protection from the government of the Philippines. Dinismiss ng Office of the Ombudsman ang direct at indirect bribery cases laban kay dating Senador Laila Delima at sa kanyang ex-bodyguard na si Ronnie Dayan dahil sa kakulangan ng probable cause sa siyam na pahinang resolusyon ng Ombudsman na kasaad na pabago-bago ang testimonyan ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa sa kung paano ginawa ang umano'y panunuhol at ang nooy dapat na pakikipagkita nila kay Delima sa Baguio City. Nag-ugat ang kaso sa umano'y sabuatan ni Delima at Dayan para makapangotong ng pera kay Espinosa kapalit ng pagbibigay proteksyon nito sa operasyon ng bintahan ng ilegal na droga. Pero kalaunan binawi ni Espinosa ang kanyang testimonya at sinabing pinilit at binantaan lamang siya ng mga pulis upang tumistigo kay Delima. Ano ang masasabi niyo rito, mga kababayan? Ang galawan ng mga dilawan tulad ni na Maria Reza, Antonio Trillanes at Walden Bello noong naaresto at nakulong ay pare-parehong nagpa-victim. Pero itong si Walden Bello ay to the highest level dahil pinagpirahan ito ang kanyang pagkadakip matapos na ito'y mag-post ng mga bank account at GCash sa kanyang official Facebook account. Subalit, ayon sa Batikang TV Network News Anchor na si Jason Sa, si Walden Bello ay isang mayamang tao. Pas na 48 hours, laman ng balita siyempre maugong itong pagkakahuli ng isang kinasuhan ng cyber libel. Simple lang naman kami sa aming pananaw dito, kapag nalabag mo ang batas, aba, kinakailangan managot ka, no? Katulad na lang ni Miss, yung pangalan nito, Maria Reza, nilabag niya yung batas, pinailan siya ng kaso ng isang pribadong individual, ayun, natalo sa kaso, kalabuso. Sino pa ba yung ibang kinasuhan? Ito, kahapon, hinuli dahil may warrant of arrest, si Walden Bello, kinasuhan din, private na individual din ang nag-file ng kaso sa kanya. And then of course, ito, patong-patong ang kaso nito, dating Senador Sani Trillanes. So yan ho mga kaibigan, isa lamang sa paalaala sa ating mga kababayan na para hindi tayo magkaroon ng problema sa batas, huwag tayong lumabag sa batas. Ano? Mamaya, meron tayong mga update patungkol dyan. In the meantime, ang hindi ko lang gusto, kasi naglabas ho ng patalastas itong mga kaibigan ni Walden Bello, calling for donations. Mga nangangalap sila ng pondo, sa totoo lang, mayaman ito si Bello. Amerikano ito, hindi parang managalog ito. Hindi narinig nyo ba nanagalog ito? Puro English, no? Parang Amerikanong hilaw. Pero nananawagan sila, samantalang 48,000 lang yung cash ba niyan, no? Ang hindi ko lang gusto sa ginawa nila, sinasabi nila, protracted legal battle against state-sponsored persecution. Wala naman. Inupakan mo yung pribadong tao. Tapos, ang nakakatawa pa dyan, sinasabi nyo, freedom of the press, freedom of speech, di ba? Yung nag-file ng kaso sa iyo, Mr. Bello, journalist eh. Ha? Mindanao-based journalist yan, na nagkataon, dahil magaling siya, kinuha siya bilang City Information Officer ng Davao City noon. Pero matapos masangkot sa
yung pangalan niya madawit doon sa isang kontrobersya, eh nag-resign dahil may delikadesa yung tao eh. Matinong journalist yun eh. O, di nag-resign. Ngayon, pagkatapos niyan, inupakan mo ng inupakan, kinasuhan ka niya. Natural, alam niya, journalist yan, alam niya kung anong karapatan niya. Tapos sasabihin mo, state-sponsored persecution? Anak ng puta, oh. Bawal man magmura, pero kalukuhan itong pinagagawa niyo, mangangalap lang kayo ng, mamamalimus lang kayo ng pondo eh. Mangguguyo lang kayo ng tao, pagkatapos sasabihin niyo pa, state pa, sponsored prosecution. Kaya tuloy, si Vice President Inday Sara, eh, naimbierna na sa inyo. Kaya sabi niya, teka muna, Mr. Bello, you stop obsessing over me. Ha? Ako, sabi niya, alam ko na yung kalokohan nyo, hindi na kita pinapasin, hindi na nga kita pinailan ng kaso, kadami mong paninirang ginawa sa akin eh. No? Eh, ang dami problema ng bansa, yun ang aasikasuhin namin, sabi niya. Oh, Mr. Bello should focus on salvaging what remains, sabi niya, of his dignity and self-respect. Bagay, tandaan itong ni Walden, ni Ka Walden. I'm asking him to stop obsessing over me and stop blaming me for his fail, for his fall from grace. Oh, eh kung kailan ka tumanda, sa ka nagkalat, oh, di problema mo yan, sabi ni Inday, in short. Ha? Oh. Yes, Joseph, oh. Nabigla lang ako, sorry po. Ha? Eh kasi nakakabuisit eh. Lulukuhin nilang tao, sasabihin nila, ang estado, ang ano, hinahabol sila, pinapahirapan sila. Eh, yung nagkaso sa kanya, probinsyano, tiga Davao de Oro. Oh. Eh, di ba kademonyuhan yun, yung ganon? Sasabihin mo na, malay ba nung gobyerno kung ano yung pinal na kaso ni Miss Tupas, no? Oh. Eh, nasaktan si Kwan eh, si Tupas eh. Sabi niya, matandang ito, pinagluloko ako, sinisiraan ako eh, mapay lang ko nga ng kaso. O, karapatan naman ng tao yun. O. Tapos sasabihin mo, ang estado ang gumawa ng paraan para makasuhan ka, kung di ka ba naman sinungaling at kalahati. O. Eh, teka muna. Inom lang ako sa labat habang nage-headline tayo. Arito ho, yung mga pangunahing istorya na atin pong, eto na, yung mama po yan na nakasumbrero, yan po ay si Dr. Walden Bello, isa pong professor na tumakbo bilang vice president noon. Siya po'y kinasuhan ng cyber libel dito sa Davao City at dahil dyan, nakakita ng probable cause for the issuance of a warrant of arrest. Ano? Dito nga isinilbi sa kanya magmula sa isang dating empleyado ng siyudad ng Davao. No? Yung binabanggit ko kanina, si Miss Tupas. Ano? At alas 4 ng hapon kahapon nung siya po ay inaresto. Kayang-kaya naman niya magpiyansa dahil maliit lang naman ang piyansa rito, 48,000 for each count, no? Kung ilang counts yan, hindi ko pa tiyak, no? How many counts ba? Hindi pa alam eh. But yun. Ang problema itong si Mr. Bello. Ayun, habang inaaresto siya, parang may papreskon pa, ang daming sinabi. Alam mo, sa korte kayo magpaliwanag, sir. Ha? Kasi kahit na maglupasay ka pa rin at magdadada, dyan sa mga taga-mainstream media lalo na kinakarga naman, lalo-lalo na ng News 5, no? Ako, malapit na ako magduda dyan sa News 5, eh, sa online, eh. Na masyado kayong nagpapahalata na kaibigan kayo ng mga teroristang CPP, NPA, NDF, ha? Oh, ma'am, pag kayo naano ng Anti-Terrorism Council, well, don't tell me na hindi ko kayo winarningan, ha, kayong mga kaibigan ko dyan sa News 5. Oh, masyado kasi kayong halata. Hindi pa lumalabas ano, nandiyan na sa ano ninyo eh, nasa online yun eh. Ha? At ang mga tira ninyo, ang mga birada ninyo, grabe. Ha? Obviously, you are being used as a propaganda arm of the terrorist group, NPA, CPP, NDF, no? Without kaya dyan, ha? Mr. Manny Pangilinan, baka hindi mo alam, nagagamit yung network mo, ha? Kung sakaling hindi mo alam. So, si Jeffrey ay nag-file ng kaso laban dito kay Walden Bello, no? Si Jeffrey Tupas po ay isang, ano ito, isa itong journalist, tapos naging city information officer ng Davao. Pero, nag-resign nga siya dahil sa, bigla siyang isinangkot
doon sa isang drug. Tapos ito naman si Bello, tinawag niyang drug dealer si Tupas. Nakaw, nalek, na loko na. So, pinailan siya ng kaso ngayon. Kaya siya po ay inaresto dahil may warrant of arrest. Okay? Kawawa talaga si... Well, titignan mo, tanda na eh. Kawawa talaga, no? Eh, kaso lang, sabi nga ni Darlene, parang bastos kasi. Paluoy-luoy lang na, sir, pero bastos yun na siya. Ewan ko, siguro nga. Kasi pag pinapakinggan ko siya magsalita, no, parang, ano si, para siyang Tolitz, alam mo yung Tolitz? Parang yung counterpart ng Marites. Ganun siya. Akala siguro niya, dahil ordinaryo lang itong taong ito, pipilit ikinakabit kay Vice President Sara. Eh, yung tao nga, dahil nahiya siya nung lumabas yung balita, meron kasing party doon sa Mako. Hindi ko alam, Mako yata ang pinagmula noon. May nagparty sa beach, nahuli silang na bumabata. Pero wala siya roon. Pumunta siya roon para tingnan ano bang nangyari. Ngayon, siyempre, alam mo naman yung mga ibang kwan noon, basta galit kay Duterte, anything that you can write about Duterte, kinulapol na siya na nasangkot siya, nahiya yung ali, no, si Jeffrey, nag-resign. Yun. Ngayon, nung naka-resign na siya, tumira naman ng tumira ito si Walden Bello at tinawag na drug dealer. Ayun, pinailan na kaso. Tapos sasabihin niya ngayon, state, sponsored persecution. Animal na tao ito. Baka kung kaiba, sa Bisaya pa, sinungaling at kalahati.